Pera, kaya naman kitain ni Mama Mary yun. Yung pera, babalik din naman. Yung pera, hindi naman mahalaga ang pera, pero mas mahalaga ang buhay ng mga anak niya na hindi na pahamak na nandun habang nangyaring insidente. Ang gusto lang niya, total ngayon nagbibenta na rin si Mama Mary ulit ang lahat. Ang gusto lang niya, mapatunayan kung sino yon, makakuha siya ng proof na nagbenta o pinagbintahan na may makapagturo ng pangalan o mukha. Tapos, para masuplong sa pulis. Yun lang. So, whoever that magnanakaw is, God bless sa kanya, and hindi naman ikamamatay ni Mama Mary ang pagkawan ang 50 million. But the fact that 50 million is 50 million, die. Pakihilak lang siya ato, die. Instant millionaryo ang tao na kumuha noon. Alam, basta, proof lang talaga. Kung meron man makapagturo sa kanila confidentially, may mga magsabi sa kanya na si ganito na ganito, may picture of transaction, ganito, ganyan. Yun lang yung proof. Magiging panatag na si Mama Mary doon. So, I'm looking forward na one day, sabi nga nila, hindi naman ibibigay yung pagsubok kung hindi kakayanin. Well, nakaya naman ni Mama. The only thing na gusto lang ni Mama is proof para maglagaw injustice. So, ang kailangan lang talaga niya is yung proof lang talaga from the person na pwedeng magturo kung sino. Yun na nga eh, may CCTV, nakuhanan din siya ng fingerprint dun sa mga, hindi ko alam, basta, ewan ko ba? Bakit walang signal? Hindi ko alam kung paano at bakit hanggang ngayon wala pa. Sayang lang ba na sana, nahuli na sana in few days or 1 week, 2 weeks, ilang buwan na nakalipas, October 25, December na ngayon, magti 3 months na. Sana kung nahuli sana, makukuha pa yung mga ibang alahas, ang ganun. Tas, yun lang. So, tatayin na muna ako guys. Wala nang signal na, wala ang signal. Mag-live lang ako sa Facebook ulit. Bye-bye. Bye-bye, Sadiri. Hi, Kam. Hello. So, ano talaga ang nangyayari about Mary's collection of Mama Mary Levitas? Ano ba, saan ba mag-start? Ano ba gusto ang mo malaman? Ang pinakaunang start, bakit nandun talaga yung mga pangyayari talaga? Actually, October 25, dumating sila Brenda. So, tapos, October 25, dumating sila Brenda. Of course, kasama na nun sila Ate Jenny at si Ate Alay. So, yes. Syempre, dahil dumating sila, masaya, syempre, masaya, excited. At excited rin kaming makapag-live sa Mary's Collection. Na, di ba, napapanood nyo naman yung gabi-gabi, nag-live kami ni Mama. So, excited kami kasi mag-live kami, nakasama na namin si Kasi Brenda, si Ate Alay, at si Ate Jenny. So excited talaga lahat kasi darating siya. Excited, tapos inayos pa ni Kring Kring yung mga Kring. So before dumating sila, inayos ni Kring Kring yung Mary's Collection office. O, nilagay niya sa maayos yung pagkalagay ng maayos ng mga jewelries. So October 25 dumating sila Brenda, so sinundo pa namin sila sa airport. So syempre party nagkasayahan. So uminom kami at that night uminom kami, syempre inaumagahan hangover, masakit ang ulo, so nag-ramen kami. So umalis kami sa bahay mga around 11 a.m. mag 11 noon o ganun talaga. Then pag alis namin, nag-live ako. Syempre, usually, yan ang talaga yung ginagawa ko, yung kumakain, nag-live ako. Tapos, dumating kami sa bahay mga around 2 to 3 p.m. So, pagpasok namin, nangyari yung hindi namin inaasahan na mangyari. Magkatabi lang yung Kaisha, yung company ng pintuan at saka yung main door. So, pagbukas namin sa pintuan, nasira yung padlock ng Kaisha or ng Mary's Collection office. So, lahat kami nagulat, sila Papang, sila Mama Mary, nanginginig sila sa sobrang takot, sa sobrang kaba, na ano ba nangyari. So, pagbukas ng pagpasok namin sa Kaisha, pagbukas namin, kami una ni Kiringking ang nakapasok. So, sobrang gulo ng Kaisha o ng Mary's Collection office. Sobrang gulo yung mga statue na nilalagyan ng mga kwintas na tumba, yung mga box na puno-puno ng mga bracelet na ang kalat, tapos yung mga kwintas na sa sahig, na putol, so tinaktapak-tapakan.
tinapak-tapakan. So, yun na nga, guys. Yun talaga yung pinaka, hindi talaga mak... Yung, my God, pinakakuan talaga na dumating sa buhay ni Mama Mary. Yung pagkawala ng kanyang mga Mary's collection, Japan Gold. So, tinotal yun. So, nasa worth of 50 million siya. 400 to 500 items yun. So, 50 to 60 million yun. So, sana sa lahat ng mga tayo Japan, sana mabigyan po natin ng ustisya. Yung nangyari kay Mama Mary, kinapapang, sana kung isa kayo sa mga nabintahan ng nagnakaw, ng gumawa ng krimen na yun, sana ayan, sabihin niyo po sa amin, sabihin niyo po yung totoo na ganyan, blah, blah, blah. Sana mabigyan po natin ng ustisya si Mama Mary at si Papang, guys. Kasi hanggang ngayon talaga, inaanap pa rin ni Mama yung ustisya. Hanggang ngayon, stress pa din siya. Hanggang ngayon, ang lungkot pa din niya. Just imagine, guys, nangyari yung October. Pero ngayon lang sinabi ni Mama Mary, year 2024. Kasi nga, in-expect pa rin niya yung justisya, pero nag 2024 na lang, wala pa din. So sana mabigyan na natin justisya si Mama Mary, kasi grabe na talaga yung pinagdadaanan. Pero nagsabi si Mama Mary sa live na buti na nandun kayo, na Brenda, sila Ate Jujit, ikaw na kami yung para na kami na lang yung gumagawa ng paraan para malibang siya, whatever. Pero my goodness gracious, grabe talaga yung simula nung unang aras, nung araw na yon, October 26, hanggang sa pag-uwi namin dito sa Mindanao, sa Pilipinas, November 17, yung bahay talaga puno ng lungkot, yung bahay ay puno ng sadness, ayun. Ah, oh, grabe. So, ganun talaga ang life, no? Ganun talaga, grabe. Grabe si Ma. And hope, mabigyan ng justice. Sana mabigyan ng justisya yung nangyari kay Mama. So thank you so much, Bakang, for the love and support also. And of course, thank you so much. Grabe, imong parang yung pag-interview ko sa iyo, parang nasa puso at nasa isip talaga. Pinag-isipan mo talaga. And so I'm so thankful talaga na hindi po ka nakuhaan po ganina. So thank you so much, Bakang. Thank you. Kain na kami, ulam may kimchi, tapos bigas mais. Tapos may ginataan kami na gulay. It's over pala to tuyo. Ay, naman din. Hi, Dam. Pamasage ka karon, Dam. Pak. Ano yung muna ako, man dyan, oh? Nako. Win. Ay! Happy birthday! Birthday!